tayo marimar, inabot kaya ata tayo ng ulan mga kabibig. Oh, hihahati pa tayo. Tayo mga kabis, no? Isang pinagpalang hapon na naman sa atin. So for today's video, samahan nyo ulit ako mag-deliver, no? So dalawang hatiran lang to mga kabis, medyo mabilis-bilis lang to, pero babagalan natin para kwentuhan muna tayo ng konti. Ano kaya maganda maikwento mga kabis, no? Alam buhay ba? Siyempre kwentong delivery rider. So kung pag-uusapan naman, no mga kabis, share ko lang din, no? Kung pag-uusapan naman sa pag-deliver, no? Sa akin, napakalaking advantage ko sa ibang mga delivery rider, no? Tulad ng mga GrabFood, Lalamove, sa ano, sa mga Joyride, Angkas, no? Parang tingin ko mas madali yun sa akin, eh. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi kilala ko na yung pagdi-deliveran ko. Tapos, kuha ka agad yung payment. Ganun lang kasimple, di ba? Mga kabiyo. Hindi yung katulad sa Lalamove, di ba? Sa mga tok-tok na siyempre maghahanap ka muna ng booking nun, tapos pupuntahan mo dun sa may pick-up yung item o kung ano mang pagkain, no, na ipadi-deliver sa'yo. Tapos pagkatapos na yan, na-pick-up mo na, dadali mo pa sa drop-off, di ba? Hindi mo pa alam kung saan yun. Buti kung lagi kang nakaka-deliver doon sa dati mong pinagdi-deliveran, no? Kung natutugma ka doon sa dati mong pinagdi-deliveran. So may ganun, no? Natutugma. So nakakwenta kasi ako ng mga minsan Lalamove, eh. Tsaka ang isa pang the best dito sa ginagawa kong pagdi-deliver mga kabis, no? Walang scam to. Hindi tulad ng mga Lalamove, no? GrabFood. No? Ang dami nila na i-scam. So kawawa naman yung mga kapwa natin rider, no? Siyempre, naghahanap buhay lang yung tao, tapos may scam pa. Ang matindi pa nga nun, hiram pa, eh. Tapos may scam pa. So nakakapanglabas lang ng ugat ng buong katawan. Pag nalaman mo na scam ka pa, no? So meron din naman na napakinggan ko yung kwento ng ibang Lalamove riders, no? Sabi niya, ano ba naman yun? Ang ingot-ingot naman. Na-scam pa. Yun, yung mga nakarang araw, siya rin na-scam. O, na kulang-kulang 2,000 na-scam sa kanya, no? So, mahirap din, no? Ang kalagayan ng mga Lalamove riders natin, yung mga tok-tok, GrabFood, yung mga ganon. Ang hirap din ang kalagayan nila, no? Sana mabigyan pansin yung mga ganong delivery riders natin. So, parang tingin ko sa akin lang naman mga kabis, no? Mas maganda sana kung bayad na yung item, no? Yung tipong dadali na lang nung riders doon sa ano. So meron naman sa Lalamove na ganun, no? So maganda sana kung laging ganun. Kasi sa atin dito sa Pilipinas, napakaraming scammer talaga, eh. Kahit sabihin mong mahuhuli yun, meron talaga, pero meron talaga mga kupal na ano. Dapat yun sa mga ganun, nagsisimatay na yung mga scammer na yun, eh. Kasi nanggugulo sila ng mga, alam mo yun, yung nagtatrabaho ka ng maayos, tapos may scam ka dahil sa mga scammer na mga walang yana yun, no? Mga sira ulo, hindi marunong magtrabaho ng patas. So, nandito na tayo ngayon sa may Robinson, no? Robinson, Das Marinas, at SM Palapala. So, papunta tayo ngayon ng 13, no?
at Manggahan, may di-deliver lang tayo sa Manggahan at 13. So, dalawang deliver lang tayo ngayon, pero swak na to sa budget natin. Woohoo! So, ayun no, mga delivery riders, ang diferensya natin sa kanila. So, sa akin kasi, nag-aalok kasi ako, no, kung sino yung kukuha ng items ko. Yun lang naman ang ginagawa ko, mga kabiyos, no. So, depende na lang sa'yo kung anong discarte gagawin mo sa mga shop na pag-aalokan mo, kung ang kukuha sila sa'yo. Eh di direkta na yun, di ba? Kilala mo pa. Maaari magkakaibigan pa kayo. So, nasa iyo na lang yan kung paano mo didiskartehan, kung paano mo siya alokin, kung paano ka magkikipag-negotiate sa kanila, no? So, pag nagustuhan ka naman nila, sa iyo na talaga kukuha yan talaga. Di ba? Kasi, suki ka na eh. Ganun talaga, mga kabiyos. So, sa awa naman, mga kabis, no? Kahit pa paano meron tayong napagbibigyan. Kahit pa paano meron tayong trabaho habang nag-aantay tayo through abroad. Akala mo talaga nag-apply, no? So, may balak din ako, no, mga kabis, no? Hindi lang ako dito sa pagdi-deliver, sa pagdi-deliver, magtatagal, no? So, tayo, may pangarap tayo na kahit pa paano gumanda yung buhay natin, no? So, dito kasi sa Pilipinas, alam naman natin, di ba? Alam naman ang lahat na maliit ang sahod dito. So, ako, kahit dumoble yung sahod ko, minsan nga, hindi naman sa pag-ano, no? Malaki yung nakukuha ko sa isang araw talaga. Hindi naman sa pangmamayabang, mga kabis, no? Malaki. Pero, kapos pa rin kasi minsan may araw na wala akong deliver. Sa isang linggo, tatlong araw na walang deliver, no? So, wala akong magawa. Pagpahinga ko lang kasi mawawari naman to si Suki, no? Araw-araw din gamit. Kaya, ayun. Pagpahinga muna at no choice. Kaysa naman masiraan tayo, mahirap na. Yung susunod na araw, hindi tayo makakapag-deliver, di ba? So, matagal na rin kasi itong motor na to eh. Nasa 10 taon na to next year. So, tingin ko parang 10 taon na to. Kasi natakasa po 2013, 2022 na. Parang ganun na to. Kaya inaalagaan na lang natin kasi habang hindi pa tayo nakakaalis, no? Hindi pa natin natutupad yung pangarap natin sa ibang bansa na mapaganda yung buhay natin. So, tis-tis muna. Ganun talaga. So, pag nalaman natin na pasado tayo, eh madali naman makahiram ng pera. Na mga kabiyos, no? So, ganun lang din ang payo ko sa iba. Kung may pangarap kayo, di para natin, para na naman sa atin yan, hindi lang para sa atin, no? Para sa mga mahal sa buhay natin, mga kabiyos. Kaya tayo nagsusumigap na yun, mga ibang bansa, para mabigyan sila ng magandang buhay, no? So, kung may pangarap ka, alam na this, di ba? Tayo, hindi naman kasi tayo ganun katalino, eh. Hindi rin tayo ganun kadiskarteng tao. Tama lang, sakto lang. Tamang ano lang. Andito na tayo ngayon sa may ano, no? Pupunta na tayong 13. So, ingat-ingat lang tayo kasi kakatapos lang umulan, no? Medyo may ambon pa nga ng kaunti. Mga kabiyos! Ganda naman ang kotse nito ni Kuya. Kailan kaya ako magkakaroon ng kotse, no? So, gusto ko rin magkaroon yan. Magkakaroon din ako niyan, balang araw. May isasama ko dyan ng pamilya ko. Maglilibot kami. Di ba? Ganoon, dapat may future. Magnais ka ng mga bagay na gusto mo para ganahan ka. Ano bang gusto mo sa buhay? Sakapunta to the moon. Road trip. Vroom vroom. Girl. Zoom zoom, the fake no room. Mga mata namumula, asan ang trees, alam mo ba? Bawalan to sa fake sa biyahe, kung isa ka dyan, eh kayo bumaba. Nakapakanta tuloy ako ng ano, no? Moon. Kaya, Nick Makino, tsaka kay Flow G. Ang ganda ng flow nilang dalawa dyan, no? Hindi mo mapapansin ako, hindi ako rapper, pero alam ko kung ano yung maganda at hindi. Alam ko yung may laman at wala, eh.
Diba? Hindi naman sa nagmamarunong tayo. Wala rin naman akong alam. Kumbaga, may alam ka kahit pa paano, diba? Diba mga kabil? Yung may dating. Yung may alam. Alam mo yung... Alam mo yun? Yung tipong mapapatingin ka na lang sa kanya kasi sa mga ginagawa niya. Diba? Oo, diba? Eh, pinaglalaban tayo eh. Ano naman hindi na umampun? Gento na lang sana. Mahirap pag naulan eh. Tambasa naman eh. 3:41 na pala. Ayun, yun, umaaraw! Salamat! Salamat sa isang magandang araw. Alam ko, patuloy-tuloy itong kamamaya, no? Okay lang yung ulan eh. Basta nasa bahay na tayo tutulog na eh. Malamig pagkagabi, di ba? Sarap matulog pag medyo malamig eh. Yung tipong mapapakumot ka, sabay ayakapin ka. Ow! Pero madilim doon, makulimlim dito. Kailangan pa rin tayo magkapote mga kabiyos na. At biglang umulan, siyempre. Keeper na lang kagad. Woo, ganito yung madulas. Kaya tamang takbo lang tayo dito mga kabiyos. No? Takbo sekwenta lang tayo dito, takbong pangit. Ayan na, matagal na naman to. Ala ko, yun na naman magpadaan eh. Pero pag yun nagsunod-sunod yun, mga kabayos, nako, hindi ka na makakadaan. Sobrang ayaw magpadaan ng mga Pinoy. Ayaw, mabala ka dyan, hindi mo lalakas sa loob mo, wala ka. Diba? Pero marami namang mga Pinoy namang pagbigay, no, mga kabayos. Hindi naman lahat, puro para ako na lang. Marami pa rin tayo mga kapwa Pinoy na ganun pala bigay. Kaya naman ang biyaya sa kanila eh. Siyempre, ganun din. Dama kong marami ang nakamatid. Ako, kaya pa yung aso doon. Alak ko ano. Ingat-ingat tayo sa mga ganyan. Nakaka-discrasher rin yung ganyang mga ano. So, nandito na tayo ngayon mga kabis. Malapit na tayo sa manggahan. So, ngayon didelibiran muna tayo dito sa may manggahan bago tayo pumunta ng 13. Medyo malapit-lapit lang din naman, ilang kilometro lang to. Ayan, sinasabi ko mga kabis, so, pag lagi na uulala ng imparto, ayan na, nagkaroon na ng lubog. May tengkong na. Oh, diba? Ayan, sinasabi ko. Delikado yung ganyang ano eh. Diba? Delikado yung ganang imparto. Kaya ingat-ingat tayo mga kabiyos. Deliver na natin sa isang mga kabiyos. Oh, nandiyan si ate? Anong oras pa kayo babalik yun? Kaya pang hapon. Sige, balikan ko na lang. Order kasi niya kasi yan. Ito yung listahan. Balikan ko na lang mamaya. Ha? Sige, sige. Ayun mga kabis, no, wala pa yung may-ari. So, balikan na lang natin siya mamaya. Okay lang din naman yan. Yun naman yung sure bull. Wow. Sana ganito yung intro ng ano, no? Bawat subdivision, no? Ganda, oh. May puno sa gitna, no? Maghahalata ang parang kala mo yayaman na mga nakatira dito. Yayaman naman talaga mga nakatira dito mga kabiyos, no? Wow. Wait.
Lubog! Hindi ko napansin mga kabe. Ano ba yan? Buti bago yung bearing sa atin sa harap. Kaso yung sa ano natin, sa likod natin, sa may crankshaft natin, hindi pa napapalitan ng mga bearing doon. Dapat mapalitan na ito eh. Puro FGP. Dito na tayo mga kabe. Sa huling deliver natin ay ya puro bum 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 ya. So yun mga kabis, natapos na tayong manihil dito. Tayo mag-deliver dito, no? So COD nabubulol pa, so kabalik na rin tayo, no? So titignan natin kung tawag dito, kung nakabalik na dun sa may manggahan sila, no? Kung titingilin natin sa, dahil wala yung ano. Ang terminal lang ganda rin manira dito, parang tahimik dito mga kapigas naman dito at sa pili namin maingay. Tahimik din naman. Maraming salamat pa rin sa pagsubaybay kay Turmoto, no? At sa walang sawang pagsuporta. So, ilan din naman. So, hanggang dito na lang din. At bye-bye!